when Jesus said in today's gospel, Father in heaven, give the Holy Spirit to those who ask. The Holy Spirit is the perpetual presence of Jesus in our lives. Jesus did to die, kailangan ni Jesus na mamatay, umakyat sa langit, so that the Spirit will come. Because that is the reality. God the Son came into the world from God the Father. Nobody sees the Father. But the Son cannot stay forever because of His body. His body is mortal. So that Jesus, as He promised, He will be with us till the end of time. And how this will happen? Through the Holy Spirit. So the Holy Spirit will be the perpetual presence of Jesus in our life. Para si Jesus, lagi natin maramdaman, the Spirit has to come down. And it is interesting. I want you to know what the Holy Spirit can do in our life. In the second letter of Paul to Timothy, and this is what Paul, sabi niya kung pag-uwi niyo sa Biblia, second of Paul to Timothy, I will read this to you, very, very powerful. Second letter of Paul to Timothy, chapter 2, verse 6. For this reason, I remind you to still into play the gift of God that you have received through imposition of the hands. During our baptism, there is this imposition of the hands. And this imposition of the hands, there is a corresponding gift from the Holy Spirit. And according to Paul, what we have received is not the spirit of cowardice. Napakahalaga po ng salitang ito. Very important to know that the spirit of cowardice, tayo sa akin sinasabi ni Jesus, do not be afraid. Huwag daw tayong matakot. Alam nyo pinag-aaralan ko, tayong mga Pilipino, ang number one kasalanan ay ang pagiging sinungaling. It is a temptation to lie. It is not permanent. That's why I use the word temptation, meaning temporary. Bakit naging sinungaling tayong tao? Because of fear. Karamihan mo mga Pilipino, pagkakaharap mo ang babae. Pag nakatalikod ka kung ano-ano ang sinasabi. That is a witness of every Pilipino. Kaya nung sabi sa akin ng kaibigan ko, military, American, pumunta rito, mahal-mahal ng Pilipinas. We have so many good qualities, don't get me wrong. But mayroon tayong kahinaan. At ang kahinaan natin ay ang pagiging sinungaling. Bakit tayo sinungaling? Because of the spirit of cowardice. That's why this Holy Spirit is the one who will tell us, can you please not to be afraid? Alam nyo, walang ang kahinaan ng mga Pilipino. Pag inuha mo witness, kita na, hindi po yan magsasalita at mag-iinvolve ng sarili para sa katotohanan. There is this fear in us to tell the truth because this truth, we have this kind of mentality.
okay lang mag-express ng sarili. Wala silang pakialam. Hindi sila natatakot sa kanilang image. Pero tayo mga Pilipino, ang kahinaan natin ay ito. Pagkakamalap mo ang bait-bait. Pag tumalikod ka na, lahat ng sita mo sasabihin. Magaling, pagkaharap, pagsakalimuran, maninira. Ang sarap ka na ng Amerikano, because of that, this needs to wear. Kaya kung takot ang kahinaan ng mga Pilipino, because of fear. Ang mga Pilipino may tendency maging cheater, liars, and stealers. Dito lamang sa balasan ito, ang koleksyon ng simbahan na tatakot pa ka ng amin. Tayo ay may gift ng faith. Don't get me wrong. Lahat tayo mga mananampalataya, magaling tayong magtirik ng kandila. Lumakad ng panahon pagtuti ng punong simbahan. Pero because of fear na mahugog, there is this fear, kaya karamihan sa atin, kahit nagsisimba, nasa simbahan, malamot. We do not care. May takot tayo, paano naman pag ako ang nagutom? Paano naman pag ako nawala na pagkain? May fear. Paano pag ako ang nagkasakit? Living to wear. Pagiging stealer, magumupit. Kaya, hirap na hirap, magtiwala, kapatid mo na, pinaghihiglaan mo at buhay mo kumuha. Ang bag, cellphone, hindi mo pwede ilagay sa kanila mo kasi baka mo wala. Because, again, the Holy Spirit in today's gospel is reminding us that what the Spirit has given us is not the spirit of cowardice, but what? Power. Mga kapatid, ito po ang ating tatandaan. Ang banal na Spirito ang nagbibigay at nag-empower sa atin. Ano ang ibig sabihin na na-empower? Huwag kang matakot. Magtrabaho ka lang. Hindi ka magugutom. Ano ba ang minatatakot ng mga Pilipino ngayon? Mangungutang at magpautang. Kasi pagkakaramihan sa nangungutang, hindi na babayan. Magaling lang na pag nakuha na ang pera. Pag nakautang mo na, hindi mo na alam kung kailan mo pa makukuha ang pera. So what the Spirit is telling us today is, no. The Holy Spirit na dapat natin hingin. Sabi nga nito, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Meaning to say, my dear sisters and brothers, let us ask the Holy Spirit and the Holy Spirit will empower us. Ano ang empowerment na ibibigay sa atin ng Diyos? Mawawala ang takot sa dibdib. Magiging hindi tayo tamad. Hindi tayo magiging chismoso o chismosa. Hindi natin pag-iintristan ang hindi natin gamit. Alam mo nakakahiya, noong panahon ni Fidel Ramos, may isang eroplano ng mga Pilipino pumunta sa Vienna. Nag-hotel, alam mo mo, nabang ang mga Pilipino sa hotel sa Vienna dahil lahat ng tuwalya dinala. Ito po'y totoong istorya. Lahat ng tawag na mga
sa Vienna. Mayroong pang nakakatuwang istorya. 1995, una akong pumunta. Saan? Sa Canada, Winnipeg. Sikat na sikat ang mga Pilipino. Bakit? Nanalo ng World Series sa baseball. Alam nyo, first time in the history na kumpit ang award na tapos ibigay ang award ng World Series. Bakit? Yung pala mga junior hindi pala ganun ang edad. They are in 2021 kasi tayo mga Pilipino. Ayan o, ang baka. Thank you.
Patawarin kami ng mga babae dahil very biased ang Bible, dahil ang Bible lahat ng motors ay lalaki. Si Solomon, pinakamatalinong namuhay sa mundo. Dahil sa dami ng kanyang naging asawa, tumalino na siya. Ito po ang sinasabi ng buong sira. Mapalad ang lalaki ang kanyang naging asawang babae, hindi mo mangera. Kahaba ang buhay nito. Alam mo na kung patay na ang asawa niyo ng dahilan. At kung buhay, ayun po ay nasa Biblia. So 6,000 years later, nagpunta po din ang pag-aaral. Ano ang babang pumipigil sa buhay ng tao? Yung nga, pag-miserable ka sa tao katabi mo, sa pagkulog ay asawa mo. So may pagkatapos mo kung mag-homily, ba't may lumapit sa akin? Baka din. Ako po yun. Ihili niyo naman ako. Bakit? Masama po ang ugali ko. Hindi ko makasundo ang biyayan ko. Kaya hindi masaya ang asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, hindi niyo po kailangan ang hiling. Hindi ako kailangan. Ano po ang kailangan ko, Mother? Exorcism. Kaya po mamaya, ako po yung pre-pre-order. Ang pre-pre-order ko lang po ay physical healing. I just came from Canada. Madaling yung pre-order ang ano, may cancer, hindi makalakad, malamang mata. Ang pinakamatag-hirap magalingin ay ang masamang ugali. Naranasan ko na po yan. Nag-pray over ako sa masamang ugali. Walang epekto matatanda ang powers ko sa matagasal. Diyos ko, hindi pa rin narinig ang demand. Be better as the Holy Spirit as what the Gospel says today. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. We better be honest to ourselves that ang ugali natin ang nagiging dahilan kung bakit miserable tayo. Kaya nga po sa pag-preach ko ito, ay nang ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at ako'y nagpare dahil wala akong biyanan. Sabi ko, salamat sa Diyos, wala akong biyanan. Pero sa mga may biyanan, ito po ang aking pakiusap. Please, baitan niyo na. Subulan niyo na. Ibigay ang gusto. Always your energy in fighting and arguing. Alam mo, mahala ako sa tao. Nakagawin ang magaling. Meron po ako ipapaliwanag sa inyo. Ngayon is culture of selfie. Lahat may cellphone. At ang cellphone, pwede na kumuman ang mukha natin. Hindi na kailangan ng cameraman. Kung hindi kayo marunong, magpaturo kayo sa akin, tuturo ako kayo. Magaling po ako dyan sa selfie. Kunan ninyo ang sarili nyo pag kayo'y galing. Ang pangit mo. Balikan ninyo ang litrato nyo ng selfie na kayo'y galit. Nakita niyong pangit, anong gagawin mo? Delete. Kaya kung ikaw ay laging galit, ikaw ay mali-delete sa mundong ibabaw. Alam mo po, yung mga mangyan na pinagalingan mo sa Mindoro, yun ang paniniwala nila. Pag sila'y nagalit, sila'y magkakasakit. Kunan ninyo ang inyong sarili ng blood pressure pag kayo'y galit ang taas. At sinasabi ko sa inyo, marami kayong masisave na pera pagka kayo'y masaya. Sa maintenance nyo sa high blood, libre na. Totoo yan. Kunan na naman ang picture na mag-selfie
din kini. It is very expensive to be miserable. I'm telling you. And at the same time, if you're miserable, you are not happy, you are not beautiful, lahat mataas, ang possibility pa nito, according to study, i-exceed ang buhay niyo. Your life will become shorter. I'm telling you, hindi mo ako lang sabi yan, research mo. A miserable person dies sooner, but a happy person lives longer. Hindi po normal sa tao ang gusto ng mamatay agad. At dapat tama naman huwag kayong mamatay agad dahil sayang ang mga alahas niyo. Iba ang gagawin. Amen. Tumayo po tayo.